execute. Ang dahil nilang kailangan gawin. Kumbaga, complex masyado. Masyadong matrabaho yung lineup nila compared dito sa lineup ng UDB na parang ang basic lang gamitin. Pero yun nga, before mag-start ng tournament, Polaris is on fire. Kumbaga, kung kaya nga yung odds nakikita niya naman guys, ibig sabihin ganun talaga kalakas yung Polaris. Kahit sa BTS, on fire sila. On fire nga sila itong Polaris. And ito na, Polaris. With this game number one up against UDV, tamang drone shot lang tayo dito ngayon sa may ibaba. Okay. So, actually, this is mid lane. Ang tatao, mid lane pala yun. Oo, ayan, ayan. So, oy, pero nang kalabasan. Robin naman, sumi-cinematics pa yung ano natin dito. Yung cameraman. Yung panis. Oo, panis. Panis, nalunod. Nalunod yung cameraman. Nalunod. No? Ito yung first item lagi ng DK. Nagpaba ko last time, kanya hindi nung nakapig ng DK. Triple na, gauntlet. Bote ko ka, triple iron wood. Okay. Papadala ng siguro tango kung kailangan. Pero kung hindi, hindi naman natin kailangan. Kasi syempre, may Dragon's Blood siya, which is HP regen. HP regen. And at the same time, may armor. So, ano na yun? Kumbaga, masarap na ang buhay mo eh. Mm-hmm. Diba? Sa laning. And siguro yun din yung habol ni Bibi. Yung pagiging stable sa lane. Ah. Diba? Para din tatambayan niya lang yung mid. At least, parehas sila nakabaon dyan. Pero, kung may umalis, mapupusyan talaga. Gusto ba nilang kumunti? Uy, pero na... 4 seconds for the bounty. Akashi? Akashi's path will be blocked. Auto-drop ng sentry. Hindi makakawala. So, Kochi will be there. Picking up one. Jing! Okay. Kumarang pa nga doon and that's a triple bounty. UDV pa yung nawalan. Nagkala ko sure kill na kasi Matic DK, istang kasi nilalagyan. Breath fire eh, no? Breath fire. Okay, medyo understanding and miscalculation ang ginagawa ng rito ng yung UDV. No? Kung totoo sin, free kill na eh. Pero, ang nakikita ko doon, for laning, mas gusto ni BB yung breath fire. Sa bagay, may ano kasi rito yung mga units eh. Oh. Kasi kung kukunin niya is yung dragon tail, yung lane niya yung magsasuffer. Tama. Pwedeng ganun. Ang pwedeng ganun. Pero hindi naman to. Pero kung siya naka-first blood kasi, isipin mo. Mas okay. Mas okay kung, di ba, kung naka-first blood siya. Oh. Mas medyo mas masarap buhay niya, maagay bracer niya. Plus additional experience. Pero yun nga, errors are made. Eh, tignan natin, siguro sabi ng UDB, babawi pa naman tayo. Marami pa naman pagkakataon. Akashi, sinwerte lang dun sa mga panahong yun. 1 second pa yung Sukuchi niya eh. Oh. Bago siya makaangat. Diba? And ang swerte niya ka mo na umabot talaga yung Sukuchi niya para matake. And Yuriki din kasi si Jing. Oo, nakaabot pa. No? Ganda ng pagkakablink. Akashi daw, naaras dito nitong si TNT. Ang taga, isipin mo, itong UDB, mga player niyan, yung iba dyan, mga sobrang kasabayan ko pa talaga at ever since. Ah, talaga? Oo, yan sila, TNT. Si iba ba, si Boomboy? Si Boomboy, oo. Oh. Mga ano na yan, yung mga legendary player na yan sa Thailand. Sabagay. Pati ito, si Linex, pati yan, si KNP, mga legendary ano na yan eh. Si Linex, natatandaan ko to. Sa, ano yun, MG Trust? MG Trust. Sumisingit-singit yan eh, pero... Ayun nga, tignan natin kung madadala ba ng experience nila itong game na ito up against Polaris. Pero dati kasi yung tingin ko lang talaga sana, sila lang, parang ano sila, tier 3 team lang. Hindi sila tier 2, tier 3, kamo ganun sila, parang hindi pa sobrang hina, pero hanggang doon lang. Kaya parang nakaka-shock na, okay. Siguro sa tinagal na tagal na rin, no? Para kahit paano nag-improve na. Iba yung commitment nila, ibig sabihin sa laro. Kumbaga, lumalim yung understanding nila dun sa game and siguro together mas okay sila. Diba? Pero to, delikado si Boomboy dito. Wasak kay Akashi. The first blood brought to us by Rivalry. Register now sa rivalry.com/epols, mga kaibigan. Yung. Nabigyan nga yung mabilis sa touch. Kasi sakit kasi yung topping eh. No. Weaver Ricky. Sukuchi Blink. Isipin mo mamaya, napaka magasto sa side ng UDB. Mga nag-INB. Oo nga, no? Auto-sentry. Kailangan mo talaga mag-invest ng gem. Yun ang pinaka-the best gawin. Gem siguro mamaya para kay sino ba mag-out. Pwede yung DK kasi siya yung makuna and siya rin yung naka-front. Oo, tatagal siya sa teamfight eh. Pero last hit denies natin mga idolo. Weavers.
ahead. Diba? Kumbaga, solid na solid yung pagkaka-farm dito nitong si Akashi against TNT. Ay, grabe naman yung may papoods. Saan, ha? All. Sumibog ka dun? Kanina. Hindi pa ako nakakakuha. Hindi yata ako abot, ha? Hindi, pwede kang pakuha ngayon. Pakuha pwede mo lang ngayon. Mamaya, papakuha tayo. Pero mga kaibigan, habang wala pa pang bakbakan. Parin. Ano daw? Mema. Si Direk, tamang tripper sa gilid. Pero mga kaibigan, let's go back to the game. Sakit niyan? And KNP on that bottom lane. Binabato siya nung Drunken. Sabay, syempre yung Drunken kasi nag-ampli pa yung damage siya. Pag may binato pa follow-up na magic. Kasi may DPS eh. Oo, may diba? DPS siya. Pero parang hindi ininda. Anim ba naman yung mangga eh? Hindi mo yung region, no? Plus 8.6. Kaso, I mean, hindi niya, maano yan, pagka nabawasan niya, talagang siya mahihirapan. Arcane Curse. Tapos mayroon pang babatoin ka pa ng alak, di ba? Ayun, no? Ganun ang ginagawa nila. Pero, Lion Axe, dishing out damage, mapapabak si CML dahil doon Scatter Blast, but book. Okay na sa kanya to eh. Hanggat maaari na nakakapag-farm siya, nabubugaw niya ito, paano yung speak? Okay diba? Na. Kaya ganun ginagawa nila. Kumbaga, hindi nila pwedeng panoorin lang na yung Spectre eh, nakaka-farm dito ng libre. Pero to, baby, completed na yung kanyang baby tuloy, baby. Kompleto na kanyang solo ring and going for cartridge na rito. Okay. Concerned ako sa maging item ni Nature's Prophet. Is this Aghanim's type or the Glipner type? Diba? Kasi mid siya eh. Hindi naman siya yung carry na talagang Glipner BKB. Yeah. Pero top lane. Naku, napapanis si TNT. Nablinkan pa. Yata pa nga mga kaibigan. That's Akashi taking the kill. Quick turnaround by Polaris. Mahirap to. Yung mga insekto yung kalabo mo sa top eh. Mga insect yung kalabo mo sa top eh. Dalawa pang kamong later on nag-i-NB. So, nakakaurat yan. Tapos mamaya, paano pag bumili pa ng Silver Edge yung ano? Nature's Prophet. Oo nga no, Silver Edge holder nga pala ito. Oo, di ba? Napaka sobrang, pero ito, grabe naman. Okay. Cookie in. Mac trying to escape. Nature's Rat. Ginamit na stun ng Dragon Tail. Makakawala. Naku po, yung puno. Nilagay sa harap. Inipin niya sarili niya mga kaibigan. Sabay tipi sa muka. Etong si BB makakawala. Pero NP will be escaping as well. Lionax pa yung maboboset dahil dito sa dalawang support. Scatter Blast damage is there. But Jing will be taking the kill. Sino na naman yung nabigyan? Muntik na. Sobrang so close yung... Nangyari kay Mac dito, mali pa nga yung Sprout kasi nakakulong. Hindi niya nakulong sarili niya. Hindi niya nakulong. Kung sa loob, I mean. Sa loob. Diba? Muntik na muntik. Pero ang ganda ng ginawa ng Polaris dito. Prevent nila yung pwedeng mangyaring first tower sana. Sa side ng UDB. Kasi catapult plus dragon, di ba? Patas pa tayong mid. Boom, posible? Oo, for sure talaga. Matitake down. Uy, pero ito. Okay. I like the commitment. They don't wanna give out space for Mac. Cookie andon. Triple stun. But Mac, can he escape? He's just playing inside that smoke. But with Lionax outside, hindi ako magmimiss. Pero mamimiss ng Polaris itong si Mac for 20 seconds. And that's gonna be the mid lane dead side ng Polaris. Talagang grabe yung commitment ng UDB sa me. Talagang, isipin mo kahit walang Dragon Form, talagang... Binigyan nila. Talagang doon lang sila nakapokus. Focus lang sa goals. Parang si Sir Eric natin. Focus lang sa goals. Focus lang sa goals. Sana all. Si Derek, tamang 3-1 na naman sa Gedli. Pero 7 minutes na po yung laban natin. And itong Polaris, they have 3 kills at 1 lang dito sa side ng UTV. Yes. Medyo ano pa eh. Bumubuelo. Semi na hindi mo total in timing. Kumbaga both teams dito naghihintay sila ng mga timing. Pero to another dragon use para dito sa UDB, pero this time mukhang hindi na ata nila magdedepensahan to. Grabe rin ng support to JV, nandun lang din dalawa. Hindi talaga maalis. Tatauhan na nila, pero alam yan ng Polaris, nakita sa may mid, pwedeng bigyan itong si KNP, but with the blade mail, he can escape for a bit. Eto naman si Bok, maghahanap, may makikita kaso the spectral dagger making a way para makawala itong si Spec. Boomboy and DK still on mid and mukhang in dragon form pa-expire na. Hindi pa rin natin nababasag mid.
hindi pa rin niya. Na kumbaga, pero yun lang, na-punish dito si Ricky. Nabigla, no? Ang gandang, kumbaga ang ganda rin talaga ginagawa ng Polaris dito, dalawang support eh. Okay, kung gusto niyo ma-take down to mid, talagang paghihirapan nyo. Paghihirapan nyo. Paghihirapan nyo nito. Tignan mo, naki-clear kasi nila eh, yung creeps eh. Isin mo, kung totoo lang, sila pa-clear, silencer lang, tapos Ricky, di ba? Aha. Well, kasi naiilang yung UDV lumaban, baka meron ding tao sa likod. Wala silang vision eh, kung papansinin mo dito sa may bandang ibaba ng mapa netong triangle. So, they're just being cautious. Pero, 9 minutes na po yung laban natin. Para sa mga kakapasok pa lang, this is just the game number one. Yaman niyo, Akashi, ng Best of 3 series. 9 minutes, Maelstrom. Okay. Glipner, pare din ng Glipner. Glipner, pati si Nature's Prophet. Glipner din magiging pair sa ito. So double, double Glipner. Understandable, kulang kasi sila eh. Diba? Kulang sila ng catch talaga. Ng catch, so. Pero to, tatlong gamit na ng dragon. Pero wala pa nababasag na tore. Wala pa nga, JB. Ito, this time, mukhang mababasag na ata. Tignan natin kung gano'n na nga ba ang magiging istoryahe. DK on the mid, trying to dish out enough damage. Tutulong na si Lionax, iaalay na yan ng Polaris. Finally, akala ko madedenay pa eh. Sobrang kalungkutan nyo kung nangyari yun, JB. Isipin mo, sobrang pinagrapan nyo yung mid, sabay madedenay lang. Eh, mapapaano ka na lang talaga. Ningiwi ka dun. Sad reacts. Book naman dito, complete the Hood of Defiance and Cashol Earn. Pero ang masama, wala laman. Wala eh. Hindi yan malalaman nun. Wala siyang kasama sa baba eh. Wala talaga. Diba? Tututin kanina pa kanya, pinaforce ni Bok na paalisin kasi hindi talaga kaya paalisin yung speak eh. At taas ng region dahil sa manga, at the same time, meron ng raid mail. Oo. Tsaka meron siya nung third skill. Yung dispersion. Yun yung level 4 na nga oh. So isipin mo, pag inatak mo yan, ikaw pa yung lugi. Talo ka pa. Ikaw pa ang hingiwi. Pero yun nga, mga idolo. Game 1 pa lang to, Boss Jules, ha? Yun nga. Game 1 pa lang. Mainit na ang ating backbump. Pero ito, Bat Rider, meron siyang semi-stack dito sa Ancient. Dalawa. So, I think that's 2 stacks para dito ngayon kay TNT. May mali pala yung Bat? Okay, may BOT? Ay, 3 pala. Sorry. This is 3 stacks. Ng Ancient. Alright, so full duration pala ng Asod will be enough to burst these Ancients and quick kill. Kailangan niyang ano yan, tabi ito. Kailangan niyang mag-Sod, nakita mo, para talagang mag-stack ito. Kasi may damage na yung sticky na ipag. Compare dati, di ba? Dati, pag kahit i-stack mo na i-stack, hindi sumusod yung mga creep sa'yo dahil nga walang damage yung sticky na ipag. Yep. Ngayon kasi parang 15 or 20 damage yata. Oo, kakamot ka na din. Pero, bottom tower, nakabasag na ulit dito ngayon yung Polaris. Nakatrip naman yung Polaris dito kahit paano. Sobrang tagal, ha? Kanina pa si Book sa bottom lane, sabi mo, almost 12 minutes na bago na takedown. Ngayon niya lang nabugaw si Spectre, ibig sabihin, di ba? Okay, nakita may item ni Book? Magbe-bezel. Which is good. At early, kasi nga meron DK na makunat, may Spectre na makunat. So, medyo mag-benefit pa yung vessel niya. Pero ang question is, wala laman pa. Wala pa eh, mamaya pa yan. Actually, maganda yung vessel kasi usong-uso yung creeps ngayon. Mm-mm. Kung ma-vessel mo yung importanteng tao, di ba? Kahit mag-creeps ka laban. Tagari yung DK dito. Ay, ginulat si Bok. Makapag-split ba? Nakukihan, pero mga kaibigan, walang pang burst. The hood will be popped off already. He's just escaping casually. Yan yung target na hindi nyo gugustuhin. Oo. Abagay. Hanggat hindi kaya i-burst ng spell nyo, wala. Sayang lang. Mapuporce lang lahat dito yung spell. Maras nila kasi si Book pay na kasalubong nila. Hindi mo lang yung Ricky or yung Silencer, di ba? Pero 12 minutes pa lang ilaban natin, mga kaibigan, eh, ganito na kagad yung mind games na pinapakita. Weaver, okay yung kanyang farm eh, di ba? Walang duda, goods na goods. Pero for DK, siya talaga yung nakikita ko dito ngayon na, alam mo yun, nagsistruggle man sa mid, tagal niyang napush yung tower, at least, yung farm niya is all goods in the hoods. Pero ito, uy, lumabas ba sa Sod yung Polaris? Hindi ko masyado napansin, pero mukhang gusto ata nilang may pag-contest. Alam na ata nilang may stack doon. Okay. Mukhang di naman na nila susugurin, di ba? So, Shard will be ready in 2, actually, in a minute. Pwede na yan.
So, ready na talagang bumalagbag si Ricky. Siguro pag 14 minute mark, saka sila mag-go time. But, te-testing sila. Yeah, pwede. And, nag-quest, ang ano ko lang rito, yung mga Spectre, pag upgrade build, pwede naman sila mag-Yasha Rages. But, hindi na nila ulit ginagawa. Dahil matagal? Baka. Kasi, ang aga na lumaban ngayon. Hindi, ang problema kasi, ag, sinika rin naman totin yung mga kalab, wala ka rin damage eh. Ganun din, magka-farm at magpa-farm ka pa rin. Pero may way ka para lumaban agad. I mean, makakapunta ka agad dun sa isang area. Pwede. Pag Radiance kasi, kailangan ko pa mabulti. Baka ganun yung isip ng mga spec players. Bagay. Sobrang tagal kasi ng cooldown ng Hunt eh. Oh. Yung problema ngayon eh. Kaya, bango. Ags talaga eh. Amoy mo yun. Amoy pagkain. umorder ka na. Mamaya magsara pa yun. Mamaya na, okay na yan. Nag-gaan tayo dito eh. Wala baka eh. Baka mamali din. Eh, wala din doon sa TD natin si Eric kung i-order ka. Ayaw ko lang. Ang galing, ha? Pero yun nga, mga kaibigan. Dagger ni Batrider on the way na din. CML, though, hunting for that core. Yung Batrider, parang hindi siya nag-farm, no? After niya matake his stock doon sa Ancient. Yun na yun. Yun na yun. Oh. Hindi na ulit siya parang maka-farm. So, okay, may magigits may Spectre sila. Kumbaga lahat ng farm siguro binibigay niya kay Spec. Pwede. Oh. At isa kanya napupunta. Or sa carry nila napupunta. Kasi sa ngayon, kailangan pa ni Spectre talaga ng farm. Kailangan talaga. Pero Akashi, magandang magiging item niya rito. Lincoln, which is yung Lasso, yung stun ni DK. Diba? Ngayon naman pa-counter talaga sa Batrider and DK. Lincoln lang. Lincoln. Diba? Malaga din talaga yun. And a Sweaver, kailangan mo yan para makapangulit ka. Yep. Para, kumagas. Ang hirap po nang huliin, kung mag-link ka, do-double pa yung hirap mong huliin. Oo. Uy, pero ito, boom boy. Boom boy. Pinalakpakan sa mukha. Makikita ba siya ni Roshan? There's gonna be this snowball towards Akashi kaso dadalhin siya sa malayo. But then again, nasapak na nga itong ipis. Kaso patay muna si Boom Boy patay dito. Patay talaga. And, nagkalaman na ata yung earn ni Book dito. Finally. Op, pero may na, dart. Possible setup. Pero there's gonna be the Dragon Tail TP in by Mac. Sa harap pa nga nagtitipi si Tropa. Pero stun coming from that brew. Master's Brewling. Yatap si BB, mga kaibigan. And that's gonna be 2 dead sa side ng UDV. Yun yung downside ni Bokdo pa nag-brew siya. Hindi siya mapambesel. Oo. Diba? Pero, andun yung disable nila. Andun yung disable nila. Well, at least meron siyang ambag kahit hindi siya nakasplit. Yun yung maganda. Kung mga SS ka, may ambag ka. Kahit hindi ka naka SS, may ambag ka pa rin. Yes. Nagkakaroon siya dito ng... Sana all nag-ambag, no? Oh, parang ambag sa session naman yung tinutukoy mo. Ah, iba. Sorry. Ibang ambag pala yun. Pero yan, mga kaibigan. Top lane, gustong baragin dito ng Polaris. And hindi ganun ka-aktibo sa mapa yung UDV kung napapansin natin. Ha? Playing safe sila eh. Siguro dahil nagbabackfire yung Spectre lineup. So they need to play like passive, di ba? Pero ito, this time. Uy, napag-okay pa sa loob pa din noong smoke. Kuya Jules, ito nga si Ricky, mabibigyan ba blink out KNP going to the back lines. Jing about to die. Mayayari naman siya dito netong si TNT, pero KNP, namamaga. Nakapagbigay naman Blake Mail. Thing is, Akashi with that time lapse. Nabigyan na nga ng Glipnir dito ngayon itong si KNP. Patay ang carry. Boom boy, about to die. He's way too low, pero Boknyo na nalambot na din. Double kill for this Batrider. Lionax on the other hand, mauhuli dito nitong si Kuyang Mac. Nakulong sila dun sa puno. Glipnir for Bat. MacDo will escape together with Weaver. Kinulit lang. Ang gulo nila parehas do. Kinulong sa Sprout yung Weaver. Tapos tinigil niya yung TP niya. Glipnir niya yung DK para hindi sila madagarsan. Okay. Tapos TP din. Oo, tapos nag-TP rin siya. Nagka-tiba. Pero yung Clash, I think muntik na yung Weaver that time, JB. Kasi muntik na. Natanggal yung Lincoln. And palason na si Bat. Pero hindi niya naabutan at nalaso niya yung isang hero sa gilid. Oo. Nakapag-timelapse eh. Yes. Ang ganda sana nang gusto mangyari ng Snapper eh, yung ulti niya. Kaso ang utak nung Polaris, nagdikitan agad kay Snapper. So, hindi talaga natamaan. Hindi niya nasulit yung range eh. Kaso, hindi talaga. I mean, siguro for Snapper, ayaw niya lang din mag-commit ng sobrang layong ulti. Kasi baka hindi niya magamit, aalisan lang. Pero yun na nga, speaking of Snapper, na kasalubong yung strongest hero sa ngayon ng Polaris. Actually,
parehas pala sila na MP ang strongest. But Rider nahuli pa rin. Naku, nagtitipi. May nagtitipi, nakapag BKB, mahuhuli ba dito ngayon si TNT mga kaibigan? Lumilipad lamang dito sa punuan, Bok, following this boy. TP out. Muntik no na. Eh, muntik na. Pati yung duration ng BKB, kung medyo sumablay yung TP niya doon, nabuti. Pero ito ah, Sir Jules, nagbet tayo sa UDB kasi mukhang basic na basic yung draft nila. Pero yung ngayon, Polaris, kahit ang complex, napapagana. Ibig sabihin talaga, nandun yung talagang kalakasan nito ng ano, Polaris. Oh, no. Pero ito, another dark play. Oh, no. Goodbye na nga ba? Si Jing pa yun ang maalam, mga kaibigan. Yung ipis, kala ko papatayin dito si Snap. Nalaso, yari ka dito. Akashi finally taken down by Boomboy. And dahil dun, ang laking casualty nun sa side ng Polaris. Medyo greedy. Greedy? Hindi, a bit greedy. Greedy talaga ang ginawa rito ng Polaris para dive in yung isang support dahil dinedward yung ward nila. May tier 2 pa, oh. May tier 2 pa. Gusto nyo na agad mag-third tower. Playtime. Playtime yung Polaris dun. Yan ang mahirap din minsan pag sobrang lamang nila naman kayo. Parang feeling overconfidence. Na-overconfidence kayo. Feeling nyo, kaya nyo nalabanan kahit wala masyado kaya naman. Kaso walang malakas sa lima. Yun, anong malakas nga sa lima. Kita nyo naman yung inabot nitong si Weaver. Wala yun, mapop lang yung linking niya. Niya. Wala na siya. Wala na. Once na malakas. So, unless may global. Pero during that time, wala pa kasi global si Simmel eh. Mm-hmm. And Boomboy dito, meron na siyang dagger. Kahit paano, meron ng pang save mechanics. Ano, Roshan? With the Porsche. Pwede. Kaso double damage, oh, sayang. Hindi nila nakuha. Hindi nila nakuha. Mas mabilis sana if ever. Pero, natutunogan ata to ng UDV. Parang hindi na rin ata sila kukontest. So smoke. Ayun, alam nila, smoke. Alam nila. Pwede, pwede. Aabot ba? Hindi na aabot. Ang ganda na ginawa ni Jing dito. Alay muna. Okay na yun. Pero, laban muna yung tropahan. Mortimer's kiss is given. CML will die without even dropping yung kanyang global silence. Pero, two supports para sa Aegis. Goods ba yun? Goods na rin, kahit paano. And that Russian kid, guys, brought to us by Vortex. For your next PC, upgrade to Vortex. Go to Vortex, I think, mga kaibigan. Pwede na, JB. At basta walang core na matay. Kung doon ang support, okay na. Kung doon sila, ang ganda nga ang ginawa ni Jing dito eh. Kumbaga, sinacrifice talaga niya yung self niya para at least, kung mamatay man, ako na lang guys. Tapos, umalis na lang kayo. Sabagay, sabagay. And top lane, ha? Gusto sana basagin ng UDV utilizing yung dragon form. Pero may fortification ready yung Polaris. Natakot agad sila. Pero bumablik, ha? Oh, lalaban pa sila. Lalaban ba? Fake back ata. Pero BB nagpa-farm, masisilayan. Sleeping dart? Pero parang ano eh. Lang, pinapoke lang. Oo. Ayun, ang dami. Pinapoke? Glipnir. Provoke? Okay. Ang dami niyan, Ricky. Provoke yan, bro. Uy, pero naka-DD, ha? Naka-double damage dito si Akashi. Tingnan natin, papalag. Masyado makulit. Makati. Aray. Aray. Aray ko po. Bumabakat. Snowball para dito ngayon kay Bo. Kapag-dagger. Uy, namatay sa rot. Grabe namatay sa rot, yun. Indeed. Mac, Glipnir towards Lionax, pero blink. Dagger. Ito na nga po ngayon si Kuya mong Lionax. Pinapapak ni Akashi pero global silence na ibigay with the BKB. They will survive. Look at this. Ito naman Polaris. Yung pa-back. UDV now pressuring the dire side. Jing. Pinapatulog lang dito ngayon itong si Batrider and Akashi. The real carry. Dishing out damage and it's too much for Bat to handle. KNP. Kinakain dito ngayon itong si Weaver. Teka lang. Meron pang timelapse si Akashi. Kaso may Aegis pa ako. So bakit tayo matatakot? Bok naman pinagsampal itong si Spectre. Yung damage ni Akashi nandun ba? KNP makakawala. Kumukulit. Pero no, he's still down. And that's Polaris taking the carry in exchange for that Aegis. Teka lang. Lalaban pa. Nanapak si Boomboy. Pero yung damage ni Akashi hindi na naman kinakaya. Mga idolo, auto out si BB together with Lionax. And sobra-sobra yung natamo ng UDV dun. The way mag-start kasi yung fights, JV, nauna sa rat. Nauna sa rat. Nauna sa rat, di ba? Namatay yung Tuskar. Medyo greedy yung ginawa ni Mac dito, pero parang tiwala lang siya sa kampi niya. Dahil may Aegis din sila. Nag-teleport Fizbo doon sa harap ng kalaban. Nag-pay up naman. Nag-pay up dahil yung mga spells kasi naubos na sa kanya. So, yung Weaver dito, and yung other heroes ng Polaris is parang, okay guys,
parang kahit wala si NP, pwede pa rin tayo manlaban. Dahil may ADC tayo at the same time wala rin si Spell. Pero kanina, napapansin ko yung Spell ka, medyo sumasakit na. Sumasakit? Oo. Oh. Pag normal kay CML kanina, parang napuunit yung buhay eh. Mag-isa ka si CML eh. Oo, oh, desolate pa ka, oh. Napuunit. Pero at least, wala nang ADC this time. Yes. Yung Polaris, and pwede ba lumaban ng UDB? Kaso, sa nangyayaring yun, lima pala yung nakuha ng UDB. Ay, lima pala yung nakuha ng Polaris sa UDB kasi dieback din si Tusk. Yo, para lumabas diba? Dieback. Oh. And ngayon ko lang pala na-realize, JB. Ano kumbaga, ang hirap pala lumabas talaga sa UDB kasi once down yung Dragon Knight, down yung Lasso, down yung Hunt, how to fight. How to fight. Oh, diba? Ano? Unlikely dito sa Weaver, Nature's Bomb, wala naman sila yun ito eh. Yun nga, laban. Diba kahit wala sila mga SS eh, pero ito may nahuli. Flipner. Sabay pa to ng mga AP, snowball save, papunta dun sa Alipores na itong si NP. Kaso, mga kaibigan, look at the score, nananakit, Inspector, damay pa nga ang civilian. Nako, tinipihan Flipner, kaso makakawala daw. Itong si Spec na wala na nga sa radar, umalis lamang, pero good thing, he does have that TP ready. Pwede mag-hunt sa ilo? Reality. Hindi. Ilo ng ano, ilo ng kalaban, pwede kang lumabuha pa doon. Walang heroes doon sa mid eh. Hindi, doon galing si NP eh. Ah, doon galing si NP. Pagka-hunt, nag-TP siya. Ah, sakto-sakto lang. So, andun yung kalaban. Okay. Ayun yung pero, illusion. Kaya nagulat ako, ha? reality sa may mid, pero muntik na si Spec, isipin mo, no? Nagpa-farm ka na lang, di na lang pa nakakamim yung kalap. Guys, sabi ko, space. Hindi, ano, magsiksika tayo dito. Dinadamay niyo pa ako sa... Corpo daw, corpo. Sabi, sama-sama tayo dito. Kinorpo eh. Pero yun nga, nag-smoke na yung sword. Yung UDV dito, will this sword be smoke of deceit or smoke of defeat? Pero pwedeng... Let's see, pwedeng makapitas nga sila rito. Pero grabe naman yung timing. Timing is everything. Isipin mo naman, saktong-sakto. Tapos na. Yung pag-neutral or pag-farm ni Mac. Or hindi, meron pa pala. Ay, iniwan lang. Okay. Wow, grabe naman yun. Natunugan nila, mga troops. Pero sobrang ano yun, ha? So, I mean, okay na, ibigay mo na yun kaysa mamatay ako, di ba? Pero hindi, sobrang hirap i-predict na siguro yung chance na parang mga 15% lang. Hindi ko alam kung nakita yung smoke nila dun sa may mid eh. Possible. Kasi may vision dun sa mid eh. Oo, sila yung Polaris eh. Pwedeng nakita. Or talagang natunugan lang pwedeng ni NP. Pwedeng natunugan lang din. Kasi kung titignan mo, pushing yung mid eh. Tapos may ward ka, tapos walang nagpapakita. So nasan yung kalaban? Pwedeng nag-sod nga rito. Ganda. Pero mga kaibigan Polaris. What can they do? Nakita nila dito ngayon itong si Tusk. Pero nakatakas na with the TP. Won't be able to reach that. Uy, TNT meron, though. TNT, meron silang ward dito. Okay. Spotted niya yung NP, pero ang tanong. Spotted ba siya? Hindi, wala siya vision. Wala. May vision yung bat. Pero yung Polaris, wala. Oo. Pwede niya huliin to si Mac. Kailangan niya siguro ng Spectre. Pero ang tanong, kaya ba? Nakita na. Kaya Firefly. Na. Naku! BBKB! Sa may laso, Spectre, no reality. Kaso mga kaibigan, merong global silence. Boomboy, on the other hand, napitas na nga dito nitong si Akashi. Si Mac, naipit sa sarili niya mga puno. Pero look at Spec going back. Pero naku po, napatulog nitong si Jing. Glipnir is there, sabay smoke. You've got nowhere to go. Meron pa naman blade mail, but the damage of Mac is there. And that's the kill for NP. What a turnaround by Polaris. Wala kasing dagger room, but so kahit anong mangyari, lalakaran mo yung naka-BKB. Ano, ewan ko na lang kung sobrang ano na nung NP pag hindi siya nag-BKB doon. I mean, okay, nalaso siya. Pero yung follow-up damage from Spectre, hindi ganun kasolid. Hindi pa enough yung item ni Spectre para makakombo sila ng ganun sobrang bilis. As of now. Siguro, mamaya, pag two items pa, yung Spectre yun, medyo masakit na talaga yun. 2 to 3 items siguro for Spectre. Actually, okay naman yung item ni Spectre, pero alam mo naman kasi yung hero na yun, hindi siya solid damage. Yun, nakapa-force pa nga yung BKB dito. Pero guys, up next natin, guys. Yun, Spawn versus AG. Laban niya nila Yowie. Check nyo na lang. Ayan yung odds natin sa Rivalry. 2.87 sa Spawn. Be sure to check it out. Yep. Uy, bonus ata si Bok. Nagkakamali. Bonus ata ang kanyang Lotus Orb, which is quite good dahil sa Lasso, sa Stand DK, diba? Sa Dagger. Snowball. Snowball.
So maraming sobrang useful or madedeflect dito. Pero to, Rush will be up. Ang tanong, may extend ba to? Or ano katagal? 1 minute and 30 pwede seconds. Na. Pwede na. Hmm. Mid lang, mid. Okay, si Bok hindi na pala bubuhin yung Lotus. Mm. Para magki-crash, kailangan ka kamali na Q. Uy, pero ito. Actually, okay lang yung crash eh. Kasi DK kalaban mo, tsaka spec eh. Sabagay ko. You need armor eh, no? Oh. Sabagay, mabibigyan mo ng armor yung kampi mo. Diba? At the same time, minus armor naman sa kalaban. At saka Lotus lang yung pinaka-lethal, pero wait. Okay, ito na naman. Another sod for UDB. Walang info. Uy, nako, nag-agiran. Kaso lang, pag-BKB na naman dito ngayon itong si Makin, the global silence will stop the attempt of UDV. Pinatahimik, quiet lang kayo, sabi ni Kuya mong silencer. Hindi, ito naman si Akashi nagahabol, sumusukuchi. Naghahanap ng biktima. The big black dragon with the dust pop off. Makukuha nila si Jing. That's a trade-off. Thing is, ito pong Polaris, lalaban pa din. O, tabigay ng vessel, pero nakapag-BKB si BB, tatakas daw huli si Lionax. Ilista mo na pagkaganyan, mga kaibigan. And grabe naman si Mac dito. On point lagi yung pagka... On point lagi pag tuwing may gagawin siya, laging makikita niya na. Uh-huh. Before siya mag-go dito ng UDV. Ewan ko paano nangyayari yun. Kanina pa. Timing eh. Napa-timingan lang talaga. Grabe yung timing dito. And yung pag-click niya ng BKB rin. BKB. Oh, you are dead. Sabi dito nitong si Mac, wala kang snowball na gamit yan. Alam ko. Sabi ni Kuya mo, Mac, and he's now on a killing spree. Yes, and Lincoln na. And Rush is up. Pumabor talaga sa Polaris. Oo nga, yung mga scenario. And may DD pa sa bottom. Isipin mo, ayun na, nag-teleporting na nga dito sa Nature's Prophet. And mukhang second Rush will be easy para dito sa Polaris. Wala nang... Walang contest-contest yan. Contest. Dahil walang Dragon Form, walang Lasso. Yes, may hat, but hindi enough para makakontest dito sa Polaris. Laking tulong pa ng Shark. Libre pa, mga kaibigan. Kumbaga, yaman na ng Polaris, dumagdag pa yung yaman nila. Pero ito, the Dark Seaspected. Clip ni Reddy. May Kuki naman up from Lionax. Another clip ni okay. Steve, Katiyo. Steve, ano lang yun? Drunken sa Bezel. Umuukit, mga kaibigan. Naitago naman na dito ngayon itong si DK. Good play coming from Boomboy. Box Brawling. Wala na isa. Pero pinilipad lang dito ngayon itong si Batrider. Kumukulit lamang si Box. Sabay patulog ni Jing doon kay Snapfire. Lahat ng pang-uurat ginagawa ng Polaris. Inuna pa rin niya Lotus. Pero he's going for Kiras pa rin. Dito okay. Si Box. Just to be safe. Just to be safe lang. Sabagay, ang ganda rin kasi talaga na Lotus eh. Kung titingnan mo eh. Tsaka, kung high ground kasi kayo, yun yung turning point lagi ng UDB. Lasso plus one, stun plus one, and then hunt, yun na. Pwede, pwede na sila makaburst. Baga, sudden realization na okay, vulnerable pa din tayo. Mm-hmm. Kahit lamang tayo ngayon. Pero Batrider, nasa baba lang, mga kaibigan. He's trying to cut the creeps dito sa may baba. Diba? Or at least show the bottom lane. Pero makakatulog ba ang Polaris sa gagawin nitong si Bat? Maghahanap sila. BKB yun naman si Batrider dito. So, marami siyang way para makatakas. Makita na, nasignalan, Boss Jules. Nasignalan na nga rito. Titipin na si Mac. Eto na yan. Kaso, auto dagger out para kay Bat. No glip near. Good escape from TNT. Kaso, Polaris, wawarak na sa baba. Eto na nga. Unti-unti na nga chumichepi si Akashi sa third tower sa bottom lane. Okay. So Weaver about to pick up yung kanyang Daedalus. Medyo may katagalan pa. Pero, ayun na nga. Dinart, meron namang Glipnir. Yung Cookie medyo walang nagawa. Yung Skadi masakit. First BKB as well. Time-lapse sabay iskapo para kay Akashi. Kaso Snowball, naikasa na. Dagger out. Ginawa din naman dito nitong si Tusk. Pero, the tower being pushed by Polaris, Sir Jules. Pero the 40 and Dragon, naka-Dragon form nga si DK rito. Pwedeng bumak yung Polaris at hindi niya mawala yung DK form. Pero walang babak, sabi dito ng Polaris. Ang daya ni, ano, ni Ricky. Parang Anli na yung ano, Anli, dahil sa dahil sa talent. Diba? Smokescreen all day. Eh kung wala kang BKB, sobrang annoying yung Ricky para sa'yo. Dahil nga, silence and at the same time, nagbimiss ka. Oo.
the evasion added talaga pa. Paano ka nga naman magiging ano dyan? Magiging panatag. Pinatulog si Spec. Si setupan ba nila? Hindi. Focus lang sa goal. Itong Polaris, they just want to take out itong ang bottom set of racks. Akashi, meron pa siya ditong Aegis. Tinatapangan lang from the back lines. Sinubukan maghanap ng malalaso but the beautiful global silence shutting up itong si Bat Rider. Gusto mo pala manlaso? Ayan, global. Mamute ka muna. Boss, pa-shut up! Boss, pa-shut up. Yun ang mga sasabi dito ni Bat Rider. And ay, ay, ay. Slowly but surely ang ginagawa dito ng Polaris. Kumaga, unti-unti nilang pinabasag yung base mo na hindi mo na-realize na wala kang ginagawa. Okay. Okay, DB. Mauhuli mga kaibigan ng lalambot na root. Ang katidito ngayon itong si Kuya Weaver. Pero backlines gusto nilang protectahan si CML Mortimer's cases. Aabot ba? Glipner nandun pa. Payata si Kuya Lancer. Buhay pa! Si Lancer maboy. And that's TNT down. Spectre na kulong. Nakuki naman patakas. Kaso lang mukhang hahanap pa ng biktima si Akashi. It's a double for Weaver and Polaris. Wrecking the tier 3 mid. And wala nang magagawa dito, wala siyang Dragon Form, patay yung Bat Rider dito, patay yung, kaya pala wala siyang Dragon Form, nag-Dragon Form na Dragon siya. Form na. Pero pa wala na rin to eh. So, hindi, kakagamit lang pala, Boss Jules. Spectre dito, kailangan niya ng mag-ano, step up, kailangan niya lumabag, kung hindi, mega creep. Ginagawa niya naman, ang kaso lang, kapos talaga. Oh, eto na. The double dive. Ang kaso lang, ito nga, nabigyan na ng Glipnir itong si Spec and Akashi. Okay na ako dun. Nabasag ko na yung tatlong rocks eh. Ay, tatlong tier 3. Pero napakalungkutan para sa UDP na si Miss Bottom tsaka mid ang nangyari, mid delay. Pinapanood lang nila. Na pinabasagan sila ng ano. Yes, yeah, try ni Spectre mag-hunt or mag-gamitin man lang yung Aghs para pumunta sa backline. Pero wala siya mapatay eh. Yes. Si Bat Rider, ganda ng ginawa niya sana kanina. Nag-wrap around siya, nag-hunt siya ng isa. Kaso kung ang i-hunt mo hindi si Silencer at hindi mo nalaso kagad yan, pag nakapag-global silence, tapos talaga. Sobrang hirap. Pero to, wait lang guys, meron tayong posts. Na nangyari dito, mga lag ata or sa mic. Oh, baka merong tech issues yung yes. Polaris. Siyempre, bago ang lahat, i-like and share na ng ating coverage. Baka naman. After nito, meron pa tayo next. Uy. So, kung sa inyo, tune in lang kayo rito and relax. Relax lang tayo mga kaibigan. Magandang araw sa inyo lahat. Alright, so for now, eto na nga, si Akashi. 23-13, 23 gold lead. 23-23. 23-23, the goat, the goat. The goat nga the yun, goat? Ano? Pero Akashi, mga kaibigan, he does have 4 items here. Daedalus, Kadi, Glipnir. Pero pwede nilang ano ha. Spec. Ay, yun lang late yung global. Kaso, Jing, napatulog. May magtitipi ba dito ngayon? There's gonna be Jing trying to stall itong si Spec. Global silence a bit late, yes. Pero yung TP nahanap natin, Jing pa yung nabigyan itong UDV na yung nakakuha ng kill. Inumpisahan nila dito ngayon itong si Jing. But wait, Akashi, can he follow? Dito aray, ngayon kay TNT ang cut eh! The critical, 1.4 yung crit. Aray ko, bes! Sabi dito nitong si Kuya TNT. Mapapakamot ka talaga sa hindi makat eh. Isipin po. My heart, nagiging fast. 3 hits combo lang. Pero ito, Akashi, wala na siyang D3 ito. Pero, oh no! The Glipnirs are coming through! Baktay si Lionax, even itong si DK, wala nang magagawa. Natigil yung TP dahil sa Sprout. Level 20 ni ata si ano. Level 20 na nga si Kuya mo. No buybacks para I think it's over na, Sir Jules eh. Pagkaganto, no? Parang ang hirap ng bumawi. Wala na talaga. Kumbaga, may mga possible way, pero nasa Polaris na yun kung paano la kung magkatrol sila sa game, yun na lang. Error na lang ng Polaris. Error na lang ng Polaris yes. Na tatalo. Pero sa side kasi ng UDB, wala na talaga. And, eto na. I mean, ang bilis bumasag ng Polaris. Kung nakikita natin, di ba? Dalawa pa naman na carry, plus may kiras. Sarap niyan. Pero pag inatake ka talaga ni Weaver, mapupunit ka. Well, that's happening. Eto na nga, mga kaibigan. Boom Boy dying. There's gonna be Bok trying to finish off the game.
TNT. Nakaramdam na naman dito kay Akashi. And there we have it. Ayaw pa, Igol. Ayaw pa talaga. Ayaw pa. Ayaw talaga. Dutang-duta yung UDB dito. Parang di ata tanggap. Hindi tanggap, boy. Hindi tanggap yung pagkatalo dito. Pero, Polaris takes the game number one. And, wala eh. Pag, pag hinataw ka ni Weaver, my heart, nagiging fast. Kawawi. Kita mo yung buhay. Tatlong atake lang. Yung unang attack ni Weaver, medyo... Ano normal lang, parang normal. Kinurot ka lang. Kinurot ka lang. Yung huling tama sa kanya, hinati yung katawan ni Batrider, critical eh. 1-4 par, 1-4 yung crit. And there we have it. That's the game number one for this series. Polaris against UDV. Eh, Sir Jules, up pa ba yung sumpa mo? Matanong ko lang. Hindi na. Ah, hindi na, hindi na. Ano okay. Na to? 2-0 for Polaris. Tignan natin. Walang kabias-bias. Walang kabias-bias. Pero silipin natin mamaya kung magpoprok ba yung passive ni Sir Jules na mag-game 3. Pero bago ang lahat, bet muna tayo. So, tali yung ating first bet, Sir Jules. No? So, ito, rivalry mga kaibigan. Eh, di siyempre, this time, mababa na kung magpo-Polaris tayo. Pati nga, Direk, ang ating map 2. Naku, okay, wala okay. Pa. Wala pang market sa map 2. Wala pa. Mamaya pa. Pero yung mamaya guys. Mamaya pa yan. Kasi live ads naman eh. Pwede naman kayong humabol. So, register now. Rivalry.com/epols. Okay? So, yun na nga. Yung bakbakan natin for that game number 1. JB and Jules will be back for the game 2 action. Kita-kits later.